Maraming paraan ang maaaring gamitin ng isang pintor sa kanyang mga obra. Iba't ibang kulay, estilo ng pagguhit, at maging sa paggamit ng mga bagay bilang simbolo ng pagbibigay diin sa mensaheng gustong iparating. Isa na marahil sa konkretong simbolo ay ang sapatos. Iba't ibang estilo, gawa sa iba't ibang materyales, ngunit iisa ang gamit, pansapin sa paa. Nagbibigay proteksyon at kaaluan sa mga pagod nating mga paa. Mga paang nagdadala sa atin saan man tayo ihatid ng sarili nating mga obra, ang obra ng buhay. At gaya ng mga nabubuong imahe sa mga likang sining ng isang pintor, anong imahe at kulay nga ba ang ngayon sumasalamin sa iyong buhay? Saan ka dinadala ng iyong mga sapatos? Nagsusumigap na ba na ako, ah? Para maibigay ko lang itong pangailangan yung magkakapatid. Susumigap? Kung talaga nagsusumigap ka, bakit ganito pa rin daw kahirap? Dito mga sapatos ito, hindi mo ka mapaltan-paltan eh. Mabuti pa ibang mga anak na kasingidad ko, meron sila ng gusto nila. Ako, wala. Bakit hindi mo maibigay? Hayaan mo, ano? Gagawa ko ng paraan. Yung perang nandito, pambili ko na lang ng gamot ko. Ha? Nagpapatawa kang yata eh! Wala na tayong pag-asa dito! Wala kang kwentang ama! Wisit na buhay to! Tul! Kumain ka na kasi! Uma! Kami na ang bahala sa bagong cover shoes. Grado ba kayo dyan? Ayoko sumabit eh. Oo naman, Kenneth. Uy, look to look. Instant rubber shoes. Uy, wait lang! Marisol! Marisa! Bagay may sasabihin. Eh, ano baga ay yun? Baka yung kwentong barbero na naman eh. Ay, eto na nga. Ako eh, bumili laang ng sandals ng anak kong si Leslie Sapla. So, aba, may nakita akong nagsaksakan. Labas ang beto ka. Ay, talaga ba? Kaawa naman. Buhay pa kaya? Naku, hindi ko na tinignan at ako'y naawa din. So, palagay ko hindi na yun magtatagal. At dahil talagang bugbog sarado at ang ating kapitbahay na si Susan ay kabit pala. Talaga naman, talaga. Nay! Nay! Ano naman ang bato? Oh, bakit lang, Leslie? Kami nagkukwentuhan lamang. Ito nga, pinili kita ng sandal. Kailan nyo ba titigilan yung chismisan na yan? Pati ako naapektuhan na eh. Bakit lang? Wala akong ginagawang masama. Nang dahil sa inyo, binagsak ako niyo ang Susan. Buti ba naman, teacher ko, Nay? Maapektuhan ang scholarship ko nito eh. Sinisira niyong pangarap ko.
Hello, Iha. Good afternoon po, Congressman. Mabuti naman at kilala mo pa ako. Ano nga palang pangalan mo? Leslie po. Isa po ako dun sa scholar ng opisina nyo. May kailangan po ba kayo sa akin? Masyado ka namang formal makipagsalita. Nakikipagkwentuhan lang naman ako sa iyo, Leslie. Leslie nga ba? Kailangan ko na po. Huwag ka na masyadong pakipot! Bitawan niyo po ako, ayoko po! Sumama ka na sa akin! Bahiya! Thank you.
ba talaga tayo dinala ng ating mga sapatos? Saan tayo dinadala? Saan tayo dadalhin? Tayo nga ba talaga ang siyang pintor ng ating mga buhay? At sa mga estilo ng ating pagpipintay, mga kasalanan ang siyang dapat na pangkulay? Hanggang kailan nga ba natin susundin ang pagiging alibugha sa tunay at natatanging pintor ng hiram nating buhay? Babalik na po ako, Panginoon. Nagkasala po ako sa inyo, Panginoon. Hindi na po ako karapat-dapat tawagin ninyong anak. Ibilang ninyo na lamang po akong isa sa inyong mga alila. Hi, Father. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Bakit po kayo nakangiti? Dapat tayong maging masaya at maganda. Namatay ang mga kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumbong. Pains of the past makes for a guarded heart. But he saw her light and walked right in. It felt familiar, felt like home. With a broom in his hand, he swept her off her feet. Lonely days and nights have long been gone. What once was lost has now been found. Like the stars to the dreamers, like the sea to the shore, with a hand to hold, the future has been told. And she said, "Here's the right time to fall in love again. Here's the right time to be loved again. To heights we never knew. We share the saddest of sorrows.